Christ is the Son of Man. All this simple, understand wisdom, and ye fools, be of an understanding heart. Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. For my mouth shall speak truth, and the wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are righteousness. There is nothing forward or perverse in them. They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Yung mga yung wisdom, yung inyong kalooban, yung mga salita sa inyong mga bagay ito, mga rubies, mga bagay na napakalala, even more. Dahil ito po yung gamit, may lang kami nag-inabi ito, ang mga anak, ang mga generation, ang mga bansa, Lord, we pray na ito po sa amin ngayon. At salamat sa mga kanduan, naligtas, at talagang gutulo, ang tingin ng bukas, Lord, sa pati, sa inyong sa pagpapahala ito, Lord, gamitin namin ang aming privilege. At sabi nga nila is, you don't use your device, you will lose it. So, we pray na may all boldness and all the thanksgiving sa inyo, Panginoon. We just serve you, Lord, in this regard, Lord, at mag-share ng inyong salita. Kapag mula natin, in Jesus' name we pray. Amen! Makakamu na po. Proverbs, no? Naalala ko last maganda yung discussion natin, eh, diba? Sa hard work. Ngayon, ngayon natin to. So, wisdom is better than rubies. So, ito yung sinasabi lang ng dot not wisdom ko. Ay, yung sinasabi lang ng dot not. Parang yung sinasabi lang, diba? Humihiyaw. No? So, sinong sumisigaw dito? Jared. Okay. So, pag ikaw sumisigaw, ano gusto mo? Ang nangyari? Siya na. Ay, dito ka na. Pag gutom yan, sumisigaw. Ang sumisigaw, kasi gutom. So, meron siyang gusto, ipahayag. Okay? So, ayan, pag pinalo, sigaw din. Okay? So, sino pa yung sumisigaw? Kung madalas yan sa Bible, yung mga prophet. Kailangan yan kasi nga, you will not give justice to the word of God, sa message ng word of God, kung hindi mo yung pag-proclaim ng todo. Kung siya mo yung parang, ayun, nahihiya ka ba? O iniisip mo lagi yung nasabihin sa'yo yung mga tao. So, madalas may lang sa Bible, ang nag-apply, humihiyaw ay yung mga prophet, mga ngalan. Pero dito sinasabi dito, ang humihiyaw yung, sino? Wisdom, di ba? At understanding, alam mo sila. So again, yan ay ang tawag sa ganyang idiom of speech, personification, isang bagay na hindi naman tao, pero parang tao. Okay? So bakit? Ano pa? Hindi mo natapos sa maghiyaw. Sabi dito, she standed in the top of five places. Tumatayo. At ano yung sabihin ng pag, again, yung sumisigaw, yung sabihin, ay doon nagkumukuha ng pansin. Bakit ka kumukuha ng pansin? Kasi may importante nga sasabihin. Especially sa wisdom and understanding. At ganun din dito, tumatayo siya sa tuktok ng mga matataas na lugar. So, nasa matataas na lugar na siya, nakatayo pa siya. At sabi dyan, by the way, in the places of the path. So, saan po talaga siya nakatayo? Ibig sabihin lang ito, kung saan siya makikita, andun siya. Okay? Kung saan siya mapapansin.
Kasi nga, ganun kabuti ang Diyos, ang wisdom, hindi mo kailangan hanapin. Tapos yung tipong mahihirapan ka, ang hirap maintindihin. Lalo ko sa buhay ko. Yung karamihan ng wisdom na kailangan mo, kailangan mo, kailangan natin. Ano yan? Rebuild yan. Or hayag yan. Maniwala kayo, pag na, napansin nyo yung sarili nyo, ba't ako hirap akong unawain o alamin kung ano yung dapat nung gawin? Okay? Maniwala kayo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Baka matagal nyo na. Baka sinasabi yung katotohanan sa inyo, hindi yung pinapansin. Kaya hindi ganun. Kaya ngayon, hindi mo na maintindihan. Hindi mo maintindihan yung dapat maintindihan kasi pag inisip tabi mo, parang ito mga ATS, di ba? Yung mga bali na hindi sila maintindihan para sa atin, napakadaling maintindihan. Kasi nga, italis nila sa equation, yung Diyos. Walang Diyos. Okay, walang Diyos. So, anong natira? Hindi, wala rin daw sa devil. Okay, isang tabi rin. Okay, so yung lahat ng morality, nangisip na lang nila, ano? Yan, makatao lang, tayo-tayo lang gumagawa ng morality. So, marami silang hindi maintindihan dahil doon. Kasi inalis nila yung pinaka-importante. So, hindi nila maintindihan bakit may pag-ibig. Hindi nila maintindihan bakit may pagkabigo. Hindi nila maintindihan bakit may loyalty minsan. Bakit yung success ng iba, magkakaiba sa success ng iba. Hindi nila maintindihan yun. Kaya, sama tayo. Kaya yan. Kaya ang wisdom ganun. Talagang andyan siya eh. Okay, nasan pa siya? She cried at the gates. So, quiet again. In the entry of the city. Kita niyo. Kahit saan, nandun na lang eh. And at the coming in at the doors. Yeah, parang ganyan. Crying. Way sigaw. Coming in at the doors. So, sinabi yung 1, 2, 3, parang sinasabi nga na yung wisdom ay nagpapapansin. Okay? At kahit saan siya ay maigipan. Number 4, sabi dyan, verse 4, kanino siya nananawagan? Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of man. So, lahat. So, yung sabihin ito, kung gusto mo maging wise, hindi mahirap. Ikaw mismo yung kinakausap. Ikaw mismo. Okay? O ye simple, simple, understand wisdom. So, yung mga simple, ayun yung hindi nakakaintindi ng wisdom. O syempre, yung mga bata, wala pa masyadong pangunawa. Okay? At kahit yung mga medyo matanda na. Okay, anong gagawin natin sa wisdom? So yung sa verse 5, yung sa verse 5. Ano yung negative dyan? Yung fools, saka yung simple. Okay? So yung simple, saka yung fool, ano kailangan nila? Pareho lang, eh? Understanding and wisdom. Sabi dyan, understanding heart. So, pag ganyan, pag-observe yung mga pananalita ng Bible, lahat yan may kinalaman sa katotohanan. So, bakit understanding ka? Ang dali, alam mo, utak ang nag-understand. Pero sa Bible, madalas nire-refer yung heart kung siya yung nag-iisip ng isa. So, yung nakakaunawa. Yung sabihin lang ito, nasa kalagitnaan mo, sa ikaw, yung kalulo mo. Okay, kinakilala ka last time, ba? Here, for I will speak of excellent things in the opening of my lips, shall be like things. So, makinig daw. Makinig. Makinig, ha? Kasi, bakit makinig? So, itong mga bata misan, nilaginig, di ba? So, may time na kailangan mulatin. Huy! Makinig nga kayo. Ganun, di ba? Kasi minsan, may iba silang iniisip. Di ba? Pag nagsalita na ang wisdom, tapos hindi ka nakinig, ano mo yung pick-up mo? Ano mo yung pick-up mo? Wala. May ibang iniisip. Kahit tayo ganyan, nakatingin ka sa pastor. So, actually, may ibang iniisip. Eh, minsan, nilalaliman na dito. No? Kaso yung speaker, yung teacher, may mga style na ina-employ para kayo ay hindi lang basta makaunawa ng mababa, kundi mas mag...
hanggat maaari tumbalik talaga sa puso niyo. Pero kung di ka nga tayo nakikinig, ano mangyayari? Sabi doon, hindi ka makakasumpong. Okay? In the opening of my lips shall be right things. Okay? So nakakita ba kayo ng tao? Alam, tama-tama kayo yun ah. Sabi, nakakita ba kayo ng tao, ano? So si Kuya ay kahapon, medyo, sabagay, nung una nakinig eh. Eh, nung bandang muli, maraming ano eh, gusto nila may salita, nung salita. Pero syempre, okay na, at least nataniman na. No? Pamanggam na siya. Nung tinanong ko pa, sabi. Sabi niya kasi nung huli, diba sabi eh, ah, matagal lang mo ang ano, nakakaunawa. So medyo syempre, gusto kong ano yun eh, para, para malinaw lang na, sabi ko lang, bago pa kanina, ganda ng ano yun, may, may shell. So, salamat siya ba, inanong mo siya eh. Sabi ko, okay na kasi busy daw siya eh. Yung nakita ni Badon Jess, parang hindi, okay yan. May kinig yan, hindi sige. At least ano siya, Christian, more like it. Pero hindi siya nakakita yung kaligtasan, nawawala. Buti, kaya doon tayo nagsimula, kaya medyo tumagal kami. Pinatunayan muna natin sa Bible, iba yung words, iba yung faith. So ang hirap nung isang tao na nagsasalita siya, bandang wala, ayaw mo siya pakinggan. Kasi alam mo, wala kang mapulot. No? Nakakalungkot din siya, ganyan sila sa atin. Diba? Medyo nahihiya nga ako sa inyo eh. Iniisip ko, ako ang dahilan bakit ang dumay. Okay? Nahihiya na ba kayo sa ginagawa niya? Dana? Hindi naman. Hindi pa. Okay. Alalahanin nyo lang na tayo nasa tao, okay? So, pero minsan parang gano'n tayo, di ba? Eh, sabi nung, ah, ano po ba yan? Maganda yung pala eh. Okay, nagbabago yung ano eh. Eh, minsan nasaktan din ako eh. Ewan ko, kayo ba, na-hurt ba kayo? Na-hurt pa rin tayo. No? So, nagpapatuloy lang tayo dahil alam natin eh. Nakafocus tayo. Itong kalooban ng Diyos, at itong mga to ay maaaring nandun pa lang sila sa talagang stage na nadaya sila eh. Siguro, ayun nga, itong mga kulto na to, nadamihan sila, nasanay sila, pag ganyan niya, walang kwenta yan. Kaya pag may, yung next na pumunta sa kanila, isip nila, ganun din. Kaya ngayon, minsan nag-iisip din ako ng mga style. Mga, ano yung, diba, to better our soul being. Kaya, ayan ha, so pag bumubungas daw, ang bibig ng Diyos. Okay? Makinig tayo. Kasi ang lalabas dyan ay katotohanan. Sinabing excellent, hindi lang basta katotohanan, mayroong katotohanan sa labas, di ba? Binuksan mo yung TV, YouTube, katotohanan din yung kaso mababaw. At papaygutin mo sa kababawan nila, totoo din, pero kababawan. At, ayan. Ito yung maganda sa 7, ano ba yun? For my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my lips. So kasi bakit gano'n? Di ba minsan tayo may mga na, may mention na tayo mga hindi worthy, no? Sa kalakuhan. Pero ang nagsasalita kasi dito, si Jesus, Word of God. So, kaya yung bukod sa katotohanan, yung kanyang sinasabi, yung abomination, kasuklam-suklam, ayaw niya na, no? Kaya tayo dapat gano'n din tayo yung ibang Kristiyano, sabihin. Kung manalita minsan, parang ano eh. Okay lang sa kanila yung mga kalukuhan. Yung tayo gano'n. So kaya yun, tuturo nga ni Anderson. Talagang yung pag sobrang abomination, hindi nga may mention. Kasi alam na rin naman natin na nakikita sa iba. So hindi niya gusto yan. Ayaw niya yan. Yung mga kabastusan. Okay? So, sabi na, all the words of my mouth are in righteousness. Ano yung sabihin nun? In righteousness. Ibig sabihin nung, pag nagsalita siya, at ito yung dapat natin ina-emulate, ito yung ginagaya natin. Pag nagsalita ka, may katuwiran. Okay? Walang ibig sabihin. Okay? Ako niya, walang ibig sabihin. No nonsense, sabi nila. So lahat yun. At pag napansin ng ibang tao yan, mag-iingat sila. Ako napansin ko gano'n yung iba sa akin. Okay lang yun. Kaya mo sabi, ay, ako nung gano'n. Parang ano, hindi lang tiniwala sa iyo yung tao. Okay lang. Kasi, kaya hindi sila nagtitiwala, alam nila may nasabi sila mali. Diba? Or hindi sila nagchichismi sa'yo. Di okay, it's better yun. Hindi, kailangan ko na-impormasyon na yun. Hindi ko kailangan yun.
Pag hindi gusto mo ibigay sa'yo, hindi mo kailangan yan. Naniwala kayo. Iba ito, gagawin ganun eh. Hindi ka namin sasabihin, hindi huwag. Hindi kailangan yan. Hindi natin kailangan yan. Yung mga importanteng bagay, ano sinabi ng wisdom? Nasa marketplace, nasa daanan, nasa taas, sumisigaw. Okay? Yung ganun, yun ang wisdom. Yung mahirap, di na tayo papahirapan. Okay? Ito yung memory verse ko dati, nakalimutan ko na. Hindi, mamaya pa doon. Sa 9 yun. Pero sa 8 muna, all the words of my mouth are in righteousness. There is nothing forward or perverse in them. Forward, makalukuhan, makasinungalingan. Or perverse, pag sinabi perverse, kabaliktad na ng katuwiran yan. Okay, ano yung madalas sa ating mga pervert? Madalas sinasabi ang pervert, yung mga badi niya. Kasi nga, alam mo, lalaki, lalaki. Babae, babae. O bakit gano'n siya? Dati walang bading sa amin eh, tsaka pangboy yung duman ng CL1. Ang iba yung kompleto sa company. Mga galing smart. Doon na lahat eh. Isang bading, isang tangboy. So, anyway. Si Jess Mark. Oo, si Jess Mark. Tsaka si Karen. Si Karen pa niya. So, dami eh. Okay, ito yung aking ano, sabi sa, magandang ano to, my memory verse, sabi sa 9, they are all plain to him that understand it, and right to them that find knowledge. Sabihin, yung ibang bagay na ang hirap intindihin para sa ibang tao, para sa'yo, ang dali intindihin. Diba? Kasi mayroon kang pangunawa, at sabi doon, and right to them that find knowledge. So, tama lahat sa'yo yung mga salita. Okay? Sabi daw, receive my instruction and not silver and knowledge rather than choice gold. So, alam natin yung receive, di ba? Lagi natin yung necessary winning. Sabi natin, receive the Lord Jesus Christ. As many as receive Him. Kasi, bakit may receive? Kasi pwede mo i-reject. So, parang kanina, sabi, Bible, yun. Okay. So, kaya pag tinanggap mo yung instruction, ang nangyari sa'yo? Yung silver, sabihin lang, ba't di ba tinagabi silver? Maganda naman silver. Yung sabihin lang, papilong kompas niya na pag nagkataon na pinabili ka, ano gusto mo? Silver? O instruction? Eh, syempre, silver na. Diba? Instruction mo pa ako eh. Obviously, sinasabing instruction dito, yung tamang instruction na pag yun ay sinunod mo, ikaw ay mapapagunti. Knowledge rather than choice gold. Itong knowledge na, itong mga pure to. Mga pag nakuha mo, maintindihan mo. Yung para kang tumama sa loto. Better than choice gold. Yung choice gold, ay, mga laglag, oh. Bakit? For wisdom is better than rubies and all the things that may be desired or not to be compared to it. Kung ano naman, kasi ang wisdom, pag may tama ang wisdom, di ba? Ang rubies, mahalaga rin yun. Mamahalin din yun. Pero yung wisdom na siya, pwede mong paikutin ang ano yun, pera. Even sa atin nga, anong pinipili natin? Bakit natin ginagawa natin? Di ba? Hindi lang basta pera, di ba? So, ito ay may kinalaman spiritual. For the things to come. Imperishable things. Yung mga bagay na naglaho na lahat, ito hindi maglalaho. Okay? May papamana natin. Bila sa mga anak natin, sa mga kababayan natin. So yan ay, kaya yun sa sabi ng wisdom. Okay, so sana yung inaaral natin ito, hindi natin na binabaliwala. Okay? Kasi yung ginagawa ng iba is, di ba, wisdom, okay, wisdom. Nababaliwala, no? Ngayon, naalala ko tuloy yan. Naman. Kaya, I believe, kaya nireject agad tayo, basta-basta. Kasi ilang beses na lang nakita. Makwentuhan sila, tapos sa Bible daw, hindi naman pala. Jehovah's false witness. Kapag nasanay silang ganun, parang tingin nila sa lahat ng tao, ganun na. So, ganun din ang wisdom pag naging commonplace sa'yo. Ganun yan. Alam ko na yan. Daming ganun.
Okay? Question. Oh, bakit si Jesus? Bakit si Jesus ay pinanganak pero given na age ang buong mundo? Galing yun. Peter, bakit? Di ba, the last kanina, pinag-usapan natin, si Jesus ay Diyos. Diyos siya. Siya yung gumawa lahat. Nung pinanganak siya ni Mother Mary, Mama Mary, nagsakatawang tao lang siya. Yung time na yun. Okay? So, paano siya gumawa? Gumawa siya, Diyos siya eh. Pero nung nagsakatawang tao siya, hindi pa yun ang unang existence niya. Hindi pa lang siya doon nabuhay. Nabuhay lang siya ng tao. Yung time na yun. Okay? Ano na? Ha? So, nabuhay lang siya sa mundo. Nagkatawang tao. Inventor niya. Nagkatawang tao. Okay, dati na siya. Matagal na siya. Matagal na siya ang Diyos. So, matagal siya. Gumawa siya din yan. Yung naman sa Bible, siya yung gumawa, siya yung creator God. Pero nung kailangan tayo ulit, tama na yung panahon, ay, iligtas tayo sa mga kasalanan natin, anong ginawa niya? Dahil sa katawang tao. Okay? Okay, sir. Okay, tuloy natin. Verse 12. I wisdom dwell with prudence. May kasama siya sa bahay. Kasi nakatira si wisdom, may kasama siya, si prudence. Ano yung prudence? Maingat na panghusga. Ang alam mo dyan, parang ganun din, matalinong panghusga. So, pag nag-judge ka, pag nag-decide ka, yung decision mo yun is based on wisdom. Alam mo? Section ni Jana. So, may prudent ka. Kaya nga, yun ang ginagawa ng mga teacher. Para, yun ang naiisip dati, di ba? Yun yung mga bagay dapat na desire, na foolishness. Diba? Grade 7 foolishness. pag nag-drop out ka, ano section mo? Yan. Foolishness. Pero sa Hollywood, puro ganun, di ba? Kalokohan, no? Pati sa Korea. Diba? Yan ko pala. Nasaan tayo? Okay, sabi dyan, I wisdom deal with prudence, dwell, kasi magkasama sila sa bahay. And find out knowledge of wit inventions. Oh, ganda na. Ganda niyo ba yan? O, silang dalawa, parang silang si Dr. Watson at siya yung investigator, di ba? Hollywood kasi, yan. Yan, Sherlock Holmes. Kung paano maging Hollywood dyan, yan. Yan, bestseller. So sabi niya, and find out knowledge of wit inventions. Sabi sabi, nalalaman nila. So iniimbestiga nila at yung mga ginawa ng mga kusino, kalaban, sa case natin, mga kalaban. No? So, nalalaman nila. So, dapat ganun tayo, yun ang wisdom. Ganun ang wisdom, tandaan nyo yun. Pag hindi nyo ma-determine, yung naloko ka, okay? Bakit ako naloko? Paano ako naloko? Okay? So, wala ka pa masyadong wisdom. Okay? So, dapat magdala tayo ng wisdom para yung mga witty, pag sinabing witty, ano yung witty? Basa? Ano yung wit? Matalino, di ba, Jimin? Magaling, mag-isip. Wit. Kaya nga, wisdom eh. Wit. Witty. So, kaya si wisdom at si prudence, nalalaman nila yung mga witty invention. Ngayon, itong 13, biglang pumasok ang Panginoon rin. Sabi, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. So, parang ganito kasi, pag lumali masyado yung Bible sa, logic ba yan? O,
ba yung sinasabi ko last time tayo, no? Mga logical fallacy. Masyado malalim na yun. So may binasok ng Diyos ulit na madali lang yan. Madali lang ma-determine inside yung mga kalokohan ng mga yan. Bakit? Kasi kung ikaw ay may tamang takot sa Diyos, diba? Sige nga, ano yung mga bagay lang hirap i-determine na ini-invento nilang mga bagay. Pero hindi mo agad ma-detect na kasinungalingan pala. At pag wala kang fear of the Lord, at pag nagkakaroon ka ng fear of the Lord, madaling ano, madaling ma-determine. False prophet, ama yan, di ba? So sa kanila, sabi may doctrine din kami, may Jesus din kami, may preaching din kami, may church din kami, may fasting pa kami, may pinagsasasabay pa namin sa iyo. Pinapangalap pa namin, ayan. Ano ba? So lahat ng meron eh. Minsan nakirap sagutin, kaya kanina medyo na ano ako eh. Kasi nga, ay may alam po. Akala ko, pero yun, buti naalala ko yung next. Pag saved na raw siya, pag Christian na raw siya, ano next? Assurance. Sigurado ba siya? Hindi, medyo na gano'n, medyo na gano'n. Okay, so next ano, next step. So hindi mo i-share lang yung kaligtasan, dapat ipakita mo sa kanya na mayroong ibang klase ng gospel na dapat natin sawatahin. Dapat natin i-pinpoint natin yung kamalian na yan. And therefore, doon tayo mag-isimula. Kasi pag hindi mo pinpoint yung mali, iba, hindi ka makakapag-imbisang mag-share ulit ng mas better understanding pa sa kanya ng kaligtasan. May kaya sabi dito, na tama yan, pero ang kailangan ng fear of the Lord doon? Yung ano, yung tama yan eh. Kaya tinatanong ko yung, tinatanong natin sila, so nakaliman sila ng ano, di ba, ng maling to. So ang ipapasok natin ngayon, spiritual, ibig sabihin, yung ano, yung naniniwala ko ba, ito yung Bible, salita ng Diyos. Bakit ko ginaganon natin? Kasi, pag, parang kahapon, kanina, di ba? Pag binago mo na to, reprobate ka na. Ngayon, pag napatinayan mo reprobate ka na, iwanan na kita. Pero kung hindi lang, kung nalilito lang siya, nataniman siya na brainwash. So, ano gagawin natin? So, ia-appeal natin ito, naniniwala ko ba, nagsalita ko ng Diyos, hindi magsisinumaling ang Diyos. Okay? Doon na siya, ano eh, magpwersa na siya na makikita natin kung ano yung dealing niya sa Diyos. Takot ba siya magsinumaling, harapan sa iyo? Mayroon kasi mga ganun eh. Yung harap-harapan eh, sinumaling nga ka eh. Ang yan ang mahirap iwin. At minsan ayoko nang iwin yung ganun. Naisla sa isip ko, hindi kakarapan dapat eh. So pero bibigyan pa natin ng konting ano yan, panahon, pag ayaw talaga, yun yung ba? Ha? Pero yun yun, kaya kahit ang Diyos mismo, pinapasok dito. Takot ka ba sa Diyos? May takot ka ba? Okay? Papakita mo yung katalinuhan, ganyan-ganyan. So, naalala ko naman na si James White. So, magaling siya sa ibang bagay, yung mga simpleng bagay, hindi niya makuha. So, ang lagi niya ano, exegesis. Tsaka yung ano, hindi mo ba alam na ganito ang sinabi? Hindi, pag kinumpara mo sa ibang aral sa Bible, sablay ka. So, pag gano'n na yung tema niya, ibabalik niya na naman sa makitid na ano lang. Hindi, pag-asapan ko sa Hebrew ko eh. Nagkamali rin doon sir, pero dapat sinabi niya eh. Dapat hindi na siya nakapag-usap eh, kasi nakapag-usap si Robinson eh. Ano isang patalayan ito? Anyway, so yan, pag ganyan ha, tandaan nyo, pag soul winning, okay, tine-technical ka, okay, ibabalik mo lagi yung mas broader sense. Tayo ba'y naniniwala? Agad naman, sa 3 days Bible issue. Okay, paano natin mapatunayan kung sobrang scholarly siya? Hindi tanong mo lang, naniniwala ka ba na isa lang dapat ang version at hindi sila mag-disagree? Pag hindi siya nag-agree doon, ito sali. Ibig sabihin mo, karari, yung nakuha kong illustration na naman, yung ano, sa constitution natin. Isang bansa, isang constitution, 5 version ng constitution. Magkakaisa ba tayo nun? Hindi na. Hindi na, kasi ang constitution na pinili ko ngayon, ito eh. Okay? Nakuha niyo ba yan? So ganyan yan, ibabalik natin ang fear of the Lord. Hindi siya natakot sa Diyos, edi subukan natin na i-preach sa kanya yung fear of God. Sabi din sa Proverbs din,
By fear of the Lord, men depart from iniquity. Eh, dapat magkaroon siyang takot. Pag talaga walang takot, eh, iwanan mo na. Niloloko ka na yan. Okay. Sabi niya, for the fear of the Lord is to hate evil. So, pag nakita mong hindi niya ganun siya sa kalumuhan, ano agad yun? Indicator agad yun. So, ipuprob mo. Medyo mahirap, pero again, maluha mo yan sa practice. So, pag yung kausap mo ay hindi ganit sa evil, subukan mo munang kunin siya dun. Kung alam niya yung pagkakaiba ng mali sa tama, pandemonyo yan sa banalan. Okay? Hindi lang evil, kundi pride. Okay? Now, yung mga Kristiyano, kaya yung prideful minsan. So, kaya paano yan? Pag i-comparing natin, even sarili natin, mag-appeal ka sa mo, pride yan. Alam mo, pride yan. So, medyo, pag Kristiyano totoo yan, medyo nga, no? Diba? Ano pa? Arrogancy, ganun din. Yung pride, ito yung medyo mapagmataas. No? Pero yung arrogancy, sumobla na doon. Talagang pinapakita pa niya. Okay? And the evil way. So, the evil way, medyo hindi pinag-tinulang. So, sa unang tingin, di natin alam ano ba itong the evil way. Yung maraming evil way. So, sa palagay nyo, ano yun? Ha? Ha? Pagpapakita ng ano? Okay, pwede ako yun. Hindi na naisip ko. May kinalaman pa rin sa pride and arrogance kasi sinunod eh. Tapos later, forward mouth. So, pag ganyan ang Bible, ang literature, ang scripture, you can be sure na yung mga pinagtatabi-tabi niya, may kinalaman lagi yan. Maniwala kayo. So, yung evil way na yan, so siguro, yun na yung gumagawa ka talaga ng masama dahil sa kayabangan mo. Okay, so either okay, nilain ka, okay, preacher, nalilig mo, nasal ka, eh, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Okay? Pinatay mo. Dahil sa arrogance yan, sa pride mo. Yun yung sinasabi, the evil way. Okay? So, the forward mouth, the way hate. So, ang pagsasabing forward lang is kabuktutan yan. Okay? Okay, so ano ngayon kung gano'n ang wisdom? Kasi ka, kung may wisdom ka rin, dapat gano'n ka rin. Kung nakikita mo yung mga kalokohan, medyo nakaka-relate ka pa, tapos nagmamalaki ka pa, okay, madali siya sa mga bataan, di ba? Kung naalala ko ng bata-bata ako, ano na kung ano eh, balisom eh, dinilinitahan eh. Tapos, yung poma ko nun, kung ano yung bad boy na poma, yun ang gusto ko. Diba? Mga gano'n eh. Pichong parang. So, minsan may gano'n ang kabataan eh. Kung ano yung kalokohan, yun ang gusto mo. Kung ano siya sabi sa'yo, wag, yun ang gusto mo. Mas pa sa'yo, parang chinachallenge mo yung mga magulang mo. Parang gano'n. Nakapang ka. Gano'n yan eh. Sinang nakanasan ng gano'n? Ikaw ba, Jamie? Hindi mo nakanasan. Kahit konti. Yung ano, yung chinachallenge mo, yung nangaasal ka, ganyan. Hindi talaga? Pwede bang ano? Ampuni talaga. Okay, ito kasi mga lalaki talaga mag-challenge siya. So kailangan mong... Ampuni. Shadow. Tumuha mo sila na mali sila. So, nalaman nila, mag-decide na yan. So si ano, si Pia, naranasan ba yun? Parang nila rebelde. Parang gano'n. Ah, mali ito! Oh, gusto ko ito. Mga gano'n. So, ano siguro sa mga kabataan, no? Natanasan mo yung gano'n? Meron yung pasamagot na gano'n. Hindi yung napansin yung story ko. Pero gano'n yun. So, gano'n talaga. So, ano sinasabi dito? Huwag gano'n. Okay? Ano ba yan? Yung mga bata, di ba? Alam nyo ba yung mga ginagawa doon, di ba? Sa train? Kung may dumadaan na train? Tinatakbo nila yun sa US, gano'n, nandito na, gano'n. So, payabangan yan. Oh, ayaw mo yun?
Alam mo yung madalas pa yung bagay mo to? Ayaw mo to? Ano yung mga ganda yun? Sino doon sa kikwentong gano'n? Ano yung mga dare-dare na mga bata yan? Wala ko, hindi na. Wala ko mo yung ngayon, away na yun. Ano ba? Ano ba? Yung parang nakaka-challenge, yung parang nakakatuwa. Parang lang, parang nakakatuwa. Yung sa kalokohan. Di ba? Parang gusto mo laging challenge. Pero huwag ganun. Saan ba tayo? Okay? So dapat kagalitan mo yun. Yung wisdom, ganito. Tapos ikaw, hindi. Okay lang sa'yo. Yung nag-aaway na o nagbabastusa na. Okay lang sa'yo. Hindi ako pintado na. Hindi, sabi sa Bible, galit siya dun. Kaya malalaman yung teacher, ganun din eh, minsan. Pag yung teacher, relax, relax. Parang ano siya, parang nag-enjoy siya sa ginagawa niya. Ano, entertainer ka ba? Isang kailangan mong pakita sa tao, dahil yun talagang totoo, galit tayo sa kasalanan. Pag hindi, ano ka balik ko ng ano? Okay. Hindi naman love, pero still, andun yung tolerance mo. Okay? Sabi nito, counsel is mine, sound wisdom. I am and sound wisdom. Ano yung sabi ng counsel is mine? Ano yung counsel? Pagbibigay ng malapayo. Or actually, hindi lang payo yan. Parang advice. Hindi lang mga seryosong advice. Sabi, ano ba, makikigyan ba tayo o hindi? Kaya tuloy ka, Bible study. Ay, kakatuloy. Kakatuloy ba ito o hindi? Gusto nga tayong style ng ano, sa park. Pero kasi nag-uuto sa atin eh. Katukin mo yan. Pero katulad kanina, what is may isa? Nasa bahay siya eh. Wala siya sa gilid. Mas madali sa akin talaga sa gilid. Magkabang ka na lang tayo. Magkabang tayo dyan dumadaan. Mas madali yun. Pero hindi rin. Kasi iba dyan, nagmamadali. May excuse sila. Pag nasa bahay ka, alam mo, magsisinungaling ka na lang. At least, alam mo yun. At least, andun yung parang witnessan natin. Yung tawag natin doon. Witness yun. Pag-usapan natin yung salita ng Diyos. Pag-usapan natin yan. Ay, busy ako. So, at that point, na ina-witnessan sila. Okay? Na kinonvict mo sila na dapat nilang pag-usapan to, pero inayawan nila. And therefore, pag sinunog sila sa impyerno, hindi nila sabihin, oo, ano Diyos, sabi. Kaya naman pumunta sa amin eh. Diba? Meron eh. Ano ba tayo? Kaya sabi dyan, counsel is mine. Sa kanya yun. Kung gusto mo nang kung gusto mo nang magandang payo, okay, huwag ka sa Google lang. Kung sino unang lumabas doon, ay, yun na lang. Diba? And sound wisdom, ano yung sound wisdom? So yung wisdom alam natin, bakit sound? Yan, yung research ko yan. Kasi nang-curious din ako, bakit sound? Alam mo, sound is ganyan. So, kaya daw pala sound ang tawag nila sa pag-solid. Okay, pag sinabi solid, the best. So isa daw sa mga ginagawa nila daw, even yung mga time na, mga matandang time na. No? Ginagawa daw nila sa kanilang, kahit saan man yan, isang bangko, isang container, ginagawa daw nila, para malaman nila kung may laman. Ngayon ginagawa nila. Ginatantok nila, ganyan o. Maingay, di ba? So ito, hindi masyadong maingay. Bakit? Solid. Oh, kung tutingnan nyo to, ito, nakuha namin to. Solid to. Ito, ito yung medyo bumurahin lang. Okay? So, madalas daw yung mga maingay, mababaw. Diba? Kaya pag sinabi yung sound wisdom, hindi lang basta ito wisdom. Solid yan. Okay? Kaya kung yung counsel sa kanya, sound wisdom sa kanya, saan ka ba? Diba? Sa kanya ka na. I am understanding. I have strength. Okay, ito naman. Yung iba, kaya minsan walang believe sa Diyos, walang believe sa katalimuhan, kasi may mga experience sa iba, wala si Mateo dati nung hindi pa siya saved, sabi niya. Diba? Kaya siyang advertisement, San Miguel. Diba? Nalala niyo yun, ngayon pa. Sabi ni, ang speech ni Mateo doon, dapat malakas ka. Diba? Totoo nga naman, sa experience ni Pagyaw, sumikat siya, hindi siya nag-isip,
No, hindi siya nag-aral. Bakit siya sumikat? Kasi malakas siya. So yung lakas niya ay dun yung siya kumukuha ng confidence. Kaya sinasabi sa atin nito, pag may wisdom ka, mayroon ka strength. No? Maniwala ka doon. Yung wisdom, yung totoong wisdom, katumbas niya ng kalakasan. Kasi nga naman, malakas siya, huwag mo susugurin. Matalino mo eh.